Naniniwala ang Antique Provincial Government na sobrang delikado ang kalsada sa Hamtik, Antique, kung saan nahulog ang Ceres bus nitong Martes ng hapon. Sa paglalarawan ni Antique Governor Rodora Cadiao, masyado anyang delikado ang lugar, lalo na sa mga sasakyang pababa dahil sa tarik ng kalsada na napapalibutan ng bangin na may nasa 60 hanggang 17 talampakan ang lalim. Itinuturing talagaan niya na accident-prone area ang bahaging iyon ng Hamtik dahil sa dami ng mga naaaksidente sa lugar. Kaugnay nito, hihilingin na nila sa Department of Public Works and Highways na baguhin ang kalsada upang hindi na maulit pa ang mga ganitong trahedya. Ako gusto ko i-condemn yung road na yan. So many Antiqueños died on that road section. If you can ask the national government to allot a big substantial amount of money para i-detour ang road na yan, even if you have to blast the whole mountain para malagyan ng panibagong road, bakit hindi? Samantala, pinatawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 90 araw na suspensyon ang kumpanyang nag-ooperate ng Ceres Bus habang nagsasagawa pa ng investigasyon. Ayon sa LTFRB, i-inspeksyonin nila ang roadworthiness ng mga bus na dinedeploy ng kumpanya. Sa kanilang tala, mayroong 15 bus ang hawak ng kumpanyang nagpapatakbo ng nahulog na bus. Ayon naman kay Governor Cadiao, iaapila nila sa LTFRB ang suspensyon dahil kukulangin ng masasakyan ang mga pasahero lalo na't papalapit ang holiday season. Hihilingin na lang anila sa bus company na mag-deploy ng maayos na unit ng bus at sa coastal road na ito padadaanin kaysa sa pinaghulugan ng bus. Ako gusto ko i-appeal sa LTFRB to reconsider muna yan until final analysis, o imbis na totally banning the wala na ibang alternative. Sa statement naman na inilabas ng Valyacar Transit Incorporated, sinabi nitong tinitiyak naman nila ang pagiging roadworthy ng kanilang mga bus bago ito ibiyahe. Bago pa man patawan ng preventive suspension ng LTFRB ang Valyacar Transit Incorporated, sinabi nito na voluntaryo na rin nilang sinuspinde ang kanilang operasyon para bigyang daan ang isasagawang investigasyon. Tiniyak rin ng bus company na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad. Kahapon, na-recover na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang lahat ng mga pasahero na sakay ng bus na nahulog sa bangin. Ayon kay Governor Cadiao, base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nawala ng preno ang bus dahilan para mahulog ito sa bangin. He was honking his horn, parang warning everybody na danger, danger, parang nagpanik yung driver eh. Nag-busin na ako, tapos ako parang telling everybody to brace for impact or warning everybody na there's a danger. Hindi daw mapigil ng brakes. Batay sa datos ng Antique PDRRMO, 17 na ang nasawi sa mga sakay ng nahulog na bus, may 7 ang nasa ospital at nasa critical pang kondisyon, habang may 4 ang nasa stable ng kalagayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.